Beautiful, 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 beautiful angel. Hello mga sis! So welcome back to my YouTube channel. So today's video, gagawa ko panibagong video, which is Q&A. So yun, gagawa ko ng Q&A. Nag-post ako sa Facebook ng, ayun nga, magtatanong kayo sa akin kung ano yun. At sasagutin ko yun dito sa video na yun. So yun, unahin na natin. Huwag na natin patagalin to. Sabi ni Hope Christine Mondragon, who inspires you? So yun. Sabi ko, saan ba sa pagbablog? Sabi niya, oo. So yun, sabi ko, ang nag-inspire sa akin kasi yung tao na yan. Tatlo sila eh, si Michelle D., Angel Day, at saka si Ate Georgia Brizuela Relucio. Yung, si Ate Georgia, yung talagang pinaka-favorite ko, lalo na sa pagre-review ng product. Tapos alam mo yung parang wala siyang artist sa katawan, kasi ang kalug niya, yun talagang kinagusto ko sa kanya. Then yung si Ana, si Ate Angel Day, kaya Ate Angel Day, Ate Angel Day, kaya ko siya nagustuhan kasi nga, yun nga, dahil because of her personalities, tulad din ng katulad, walang kaarte sa buhay. Tapos si Ate Michelle din naman, ganun din. Tulad nga na sinabi ko kay Ate Georgia Brizuela Relucio, tapos kay Ate Angel Day, pare-pare sila yung pagiging kalog. At saka kay Angel Day, kaya ako siya nagustuhan kasi ang ganda niya mag... Ano yung pag nagpo-project siya sa... Pag nagtatravel sila ng jowa niya, ng mga friends niya, ayun, natutuwa ko. Tapos ito si Ate Michelle D, sobrang... Ang galing niya mag-makeup. Idol na idol ko talaga siya. Charot. Pero totoo, hindi charot yan. So yon, sabi ni Andrew Buko, sino yung tao nagpapakilig sa'yo ngayon? Yung mga panahon na nag-comment siya, ano, sabihin na natin, hindi, ano, hindi man ako, ano, crush lang. Kinikilig kasi ako pag tatawing nakikita ko siya. Actually, marami akong crush, pero sa kanya lang talaga tumitibok yung puso. Charot. Hindi, sa classmate ko yon, crush ko talaga yan. Ay, hindi na. Name drop ko pa ba? Ah, sige. Crush ko si Keeper. Yon. Tapos si Kylo. Charot. So, yon. Another tanong na naman niya. Sabi ni Andrew Buko, maganda ba ako? Ano ba yan? Kailangan pa ba sagutin yan, sis? Maganda ka. Hindi lang makita. Charot. Hindi, maganda ka talaga. Tapos another set, sabi ni Andrew Buko, sampu tong tanong niya. Masarap naman ako, di ba? Hindi ko alam. Kasi hindi pa kita natitikman. Charot. Joke lang siya. Sino yung BFF mo? Actually, wala akong BFF. Wala akong best friend. Kasi yung best friend ko ng grade 8, which is si Danny Boy Ortega and Yurika Lopez, wala na sila. Hindi man sobrang wala na sila. Kumbaga, wala sila dito. Ando dun sila sa Malibay. Hindi ko sila masyado nakakausap. Tapos yung BFF ko, wala talaga. Which is, kung sino yung tropa ko, kung nakilala ko, kasi ako tropa ko ng lahat, ayoko mag-steady sa isang tropa lang. Hindi ko masasabi na ayoko sa kanila, kumbaga gusto ko lang na, yun. Gusto ko lang ng gano'n. Sabi ni Andrew Buko ulit, gawin mo nga yung buha. Ayan, nagawa ko na sis. Andrew Buko, sabi ni Andrew Buko, ano pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? For me, as a LGBTQ member, charot, para sa akin, ang pipiliin ko is mahal ako. Bakit? Kasi bakit, wait lang, mahal ko. Mahal ako, syempre. Syempre, bakit mo mamahalin ko yung isang tao kung hindi naman ako mahal? Doon na lang ako sa taong mahal ako. At least may nagkakagusto ko kahit ganito ako. Kahit ganito yung itsura ko. Charot. Pero mahal ko ang gusto ko. Sabi ni Andrew Buko ulit, ano mabibigay mong advice sa isang taong nangangarap maging vlogger din? Para ako naman, ngayon lang naman ako nag-vlog. Ang gusto masasabi ko lang sa kanila, huwag silang mahihiya. Huwag silang mahihiya mag-vlog. Kailangan kasi pa nagba-vlog ka, kailangan mataas yung self-confidence mo, kailangan kalog ka din. Wah! Wah! Ganun. Kailangan, alam niyo, parang hindi ka mahihiyain. Tapos yun. Sabi ni Andrew ko, what will you choose? Dream or reality? Para sa akin, reality. Kasi ang dream lang yan eh. Pangarap lang yan eh. Matutupad ba yan? Siyempre, hindi. Minsan, oo.
minsan hindi. Doon tayo sa reality, kasi pag sa reality, doon natin malalaman kung ano yung mangyayari sa future natin. Ganon. Sabi ni Ate Janine de Cray Ganaban, paano ka po siraan? Tulad nga ng sinabi ko, hindi naman ako, hindi ko alam kung paano ko siraan, pero pag andyan yung isang tao, yung isang taong maingit sa akin, doon niya na ako sisiraan. Kumbaga, kaibigan niya ako pag katabi niya ako, pero pag once na wala na ako, doon niya ako sisiraan sa mga ibang tao. Whoa, ganun. Sabi ni Ate Janine de Cray Ganaban ulit, may pag-asa pa bang maging magkaibigan kayo ulit? Para sa akin, hindi na. Tataasan ko yung pride ko. Kasi, syempre nasira yung pagkakaibigan ninyo. Bakit mo pa ibabalik sa dati? Syempre, ang hirap na ibalik. Kaya may muta ako. Yun na. Ayoko ibalik. Mas okay na mas magkakilala na kami, pero hindi kami totally magkaibigan. Sabi ni Joel Rodriguez Abuyot, ano mas pipiliin mo? Taong gusto ka kasi may kailangan o yung taong kahit walang kailangan eh gusto ka at mamahalin ka? Syempre yung taong gusto ako at mamahalin ako. Simple as that. Tulad yung sinabi ko sa answer, sa question ni Andrew Buko, ganun din. Sabi ni Cha Magtibay, pwede po ba kitang maging crush? Ano ka ba? Okay lang yun. Wala namang issue sa akin kung magkaka-crush ka sa akin. At least may nagkaka-crush sa akin. Hindi, okay lang yun, girl. Okay lang magkaka-crush sa akin. Hindi ko naman lalayan or hindi ko naman, parang hindi ko papansin. Minsan nga, pinapansin ko pa yung mga crush ko. Ako yung hindi pinapansin ng crush ko. Charot. Sabi ni Brandon Tadeo, ba't di tayo tanggap ng society? Ito. The question. So, interesting question. Sabi niya nga, di ba, ba di tayo matanggap sa society? Alam mo, be, matatanggap naman tayo sa society kung tayo yung gagawa ng ikakaganda natin or hindi tayo gagawa ng ikakasama ng mga tao sa atin. Tulad na lang yung, mas maganda kasi, di lang isang bakla, mas maganda kasi yung parang sweet girl ka lang, yung wala kang natatapakang tao, yung mabait ka sa ibang tao, kahit nasabihin nila na hindi ka mabait, kailangan maging mabait ka sa kanila. Tsaka kailangan maging mabait ka sa kanila. Hindi mo kailangan maging maldita or what. Basta maging mabait ka sa mga tao, mamahalin at mamahalin kanila at matatanggap ka ng society. Sabi naman ni Gladys Pundal, what inspired you to do YouTube videos? Tulad din ang sabi ko kanina, ang gustong-gusto ko talagang, or yung na-inspired ako mag-video, si Ate Georgia talaga, si Ate Georgia Cruz, Vela Relucio. Kamukha ko yun. Charot. Pero siya, ang idol na idol talaga yun. Tiyatapos ko talaga yung video nun, kahit sobrang haba. Sabi naman ni Noella Padis, bakit may taong naiingit sa'yo? Buah! Gaga ka. Hindi ko alam. Kung bakla ang maiingit, hindi pwede. Hindi, huwag kang maingit sa akin. Kasi parehasan tayong walang ari ng babae. Parehasan tayo. Pantay-pantay lang tayo dito sa mundo natin ginagalawa. Huwag kang maingit. Tapos sabi naman ni Paola Grande Abrillo, bakit may taong maganda pero malalaki ang itlog? Baklang to. Mga gilaro ka, sis. Ganun talaga. Ganun talaga tayo, sis. Pero hindi malaki itlog ko, ano. Sabi ni Loling Nunez, bakit ang ganda ko? Ikaw lang makakasagot sa tanong na yan, si Zwang. Ikaw lang. Pero maganda ka talaga. Sabi naman ni Mika Gray Inano, paano maging ikaw? Ano ka ba? Sis, you don't need to be me. You don't need to force yourself. Charot! Hindi mo kailangan i-force yung sarili mo para maging ako. Kasi kanya-kanya, iba-iba tayo ng personalities. Tulad ko, iba yung personalities ko, iba yung personalities mo. Kailangan, kung ano yung personality mo ngayon, at nababago mo siya, go mo lang. Hindi mo kailangan maging ikaw, hindi mo kailangan maging katulad ng iba, or katulad ko. Kasi yung sarili-sarili tayong amando. Ganon. Sabi naman ni Sheena Rhea Minano, last candidate, charot. Paano po magkaroon ng motivation para sipagin mag-edit? Ako, sisipag lang ako mag-edit. Pag walang tao, hindi ako pinapakilaman, hindi ako inutusan. Yun. Yun talaga yung pinaka-favorite kong part na pag e-edit. Yung may kinakain ako, tulad na lang ng yung nangata. Tapos kape. May ilig kasi ako sa kape, guys. Yun talaga yung pinaka. So, yun lang ang mga katanungan na napunta sa akin. So, dun na tayo sa shout out.
So yun, shoutout ko lang yung mga taong namimihit, nagagalit na sa kabatid ko, sila sinashoutout sa videos ko. So yun, shoutout nga po pala kay Andrew Buko, kay Shira Ganaban, Kyla Garcia Abaring, kay Ariel Balucos, kay Albert Buton, kay Keeper Coronado, kay Gladys Pundal, kay Roy Galicia, kay Ate Maria Herente, Ea Aburilla, Brian Takub, and sino pa ba? Kate Obo, tapos si sino pa daw? Marami pa eh. Ito, sila Ashley Litong, Mick Zane, hi Ate Mick Zane Bautista, Noella Padis, hi sis, then Apple Reyes, hi Pat Eliazar, hi Patchot, hi Angelica Ramos, hi Lawrence Abiog, hi June Panlilio, hi Justin Latorre, hello Cadmil, ayan sila yung mga nagre-request, hi Sign Pipito, hi Sign Pipito, and hello, sino pa ba to? Nakamutan ko, Diane, hi Diane, tapos ano pa ba yung isa? Si Pong, pangalan na din Pong. Hi Clarence Ricaport. So yon. Tapos na ang aking video. Bye-bye. See you in my next video. Okay. Before you leave this video, make sure don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Remart Matayo para and click the notification bell para man-notify ka sa mga videos na paparating or ma-upload ko next time. So, bye-bye!